Sabi ng first lady ngayon. Polis. God is good all the time. At ang pagpakyan ang Ginoo. Ano ito na hindi mo? Sure? Huwag niya pasensya na mo kay ni Naguuta tungkol kay nilaghan mo. Huwag niya ito sa pasahon na ibang ganyo karon. Manitugta. Ginoo mo na ang kaninyo. Santos Evangelio sumala ni San Marcos. Kunya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw o dito may dakong panon sa katauhan. Kaya may alirong kanila. Miabot ang usa ka pangulo sa sinagugan itong dapita. Ngayon lang Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, dihapak siya sa iyang tiilan. O nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak, na babae na sakit o naglisod, naglisod na. Nato ang intawon siya o hikapa aron mamaayo. Umikuyog si Jesus kaniya. Dahang gaing mga tao may uban kaniya o tungod niini nagdasok sila, libot kaniya. Dayo sa kababae ang gitalinukan o nagantos, niini sulod sa napulog duha katuig. Bisan pag gitambalan na siya sa daghang mga doktor, nahurot na lang ang iyang salapi. Kapag wala gayon, muarang-arang ang iyang kahinta. May grabe na hinuhan. Nakadungog siya may tumod kang Jesus. Busa may suot-suot siya. Sa katauhan, ngato sa luyo ni Jesus. O niya nakaingon siya sa iyang ngatos kaugalingon, kung mahikap ko, bisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayon ako. Musa iyang gihikap ang bisti ni Jesus, kung itangon na yun ang iyang tagilugo, kung ibati niya na naayo siya. Diha-diha ibati ni Jesus na may kahong na may gula ka niya. Musa bilingi siya sa mga tao o nangutana, kinsa mahikap sa akong bisti. Apayan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi, aron pagsusi, kung kinsa gayon ang mihikap niya. Ang babae, sayon sa naitabu ka niya, may duol nga nagkurog sa kahadlo. Umihapa sa tiilan ni Jesus, umisugilod sa nahitabo. Yamingon si Jesus ka niya, anak, naayo ka, gumikan sa imong pagtuo. Pauli na ang malinawon, kung ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus ni ini, may mga sinugo na miabot ikan sa balay ni Jairo. Umingon kaniya, patay na ang imong anak. Usang anong imo pamangsamukon ang magtutudlo. Malatanda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya, o hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlo, salig lang. Unya, wala siya laing gitugutan sa pagkuyog kaniya gawas lang kang Pedro o sa magsuon na si Santiago o si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang o nabati niya ng kusog na hindi lakay o pagminata. Inayon siya sa balay o miingon kanila, ano bang nakaguliyang o naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata. Natulog lamang siya. Unya, ipagula na Jesus sa mga tao. Tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Kung ipadala niya ang amahain o ginahan sa kwarto sa bata. Kung tulo niya, katinunan. Nandun sa kwarto, magihigdaan sa bata. Kung iyang gikubta ng kamot sa bata. Kung kiinan, nalita kome. Yan sa ato pa, hinday panwan. Diha ang bata ay nagpanuigo ng napulog duha katuig ni Bangon o milakaw. O hilabihan kayo ng ilang kahibulong sa nangitabo. Apan gipinahan sila ni Jesus.
sa dili pagsugilon kang bisan kinsa may tungod niini ug siya ingon pakan-an ninyo ang bata ang ebanghelyo sa Ginoo. Alig malingkod, magandang hapon sa ating lahat. Sino pa ang pinakamalayo natin ngayon, no? From Subo. Sa Dumanho. Bye-bye. Bye-bye Leyte, Davao. Davao City. Dipulog. Damo de Oro. Digos. Dipulog. Consolacion Cebu. Oh, lagi na. Nakasama. Kung pa ba si Peter mo kita. Sumayin na eh. Ito ka Luzon? Ha? Quezon City. So, napoy na eh. Nalimutan. No? So, ngayon, sa Ebanghelyo, sabi ni Kristo, talita kumi. Inday, pangon. Kusilingan, no? Sa ating Ebanghelyo, sabi ni Kristo, hindi siya namatay. Natutulog lamang. So lahat ng mga namatay natin ng mga kapatid na sa cemetery na, sila po ay natutulog lamang. Hindi po sila na nawala. So hindi dapat nawala ng pag-asa. Amen? Sa pagbalik ni Kristo, sasabihin niya sa mga nasa mentaryo, talita kumi. Bumangon kayo lahat. At ano kaya mangyari kung babangon sila ngayon? Oh, siguro at tatakbo kayo. Babangon lahat nasa mentaryo? Sure na sure, natatakbo kayo. Ang unang tatakbo, itong naghumiliya ngayon. So huwag kayong malungkot, huwag kayong mawala ng pag-asa. Si Kristo ay kasama natin. Ayan na, may mga sama na pong pari ngayon, for confession, at meron pang darating na mga pari. Pero sandi po ngayon. So, kumukuntak pa tayo ng mga pari para maibigay sa inyo ang sakramento ko. Healing without sacrament is nothing. Deliverance without sacrament is nothing. No. Ang pinaka-importante sa Diyos ay hindi yung pag-agaling na. No. Importante din yan. Pero ang mas importante ay hindi ang pag-agaling mo. Hindi ang pagpalayas ng demonyo. Ang pinaka-importante pala sa Diyos, ang mas pinaka-importante, yung mabago natin, yung sarili natin. Conversion po. No? Lahat tayo ay mag-practice na ng cares. Ano ba yung cares? Confession. So lahat po, unasat muna tayo sa seat. Confession. Lahat tayo may regular confession. Yan po ang paglinis sa ating dutihin. Yan po ang paglinis sa ating konsensya. Yan po ang makapagbago sa atin. Kung pakinggan ninyo yung ibang ninyo, si Kristo, sinabi niya, every time nag-healing siya, anak, gumaling ka na. Gumaling ka dahil sa inyong pananampalataya. Gumaling ka at pinatawad na. Yung lahat ng mga kasalanan mo. Yan po ang pinaka-mabisa. Kaya nga, panahon ni Padre Pio, modern saint, stigmatis, lahat ng five major wounds ni Kristo, alam niyo si Padre Pio, nasa kanyang katawan. At lagi siyang umuupo sa confessional box. Ang daming gumagaling. Bakit? Marami sa atin hindi pinagaling sa Diyos. Nag-umpisal, pero hindi lahat. Nahiya ako sa dalawa. Paano ito? Tatlo na lang nag-umpisal ko. Nahiya ako sa dalawa. Kasalanan eh. Huwag kang mahiya. Kung ngayon, hindi ka pa ready, kailangan ngayon ka umpisal. Bukas, may bukas pa. Ang iyong buhay.
Tutulungan ka ng Diyos na may lang. Pasensya na kayo. Ayan, nota. Ibigay ko sa iyo ng mga Biblia po. Yung sa makasagot lang. No? Libre. Nagtagan mo ito, lumbaba, ang lima. Sampu ka Biblia, ibibigay ko sa iyo. Salamat tayo ni Architect Socrates Sukanyan. Ibigay sa atin ng 200 Bibles. So every time dadayo tayo, market preaching, ibibigay tayo ng Biblia. Libre po, hindi po ito ipinagbili. So, hindi kayo ha. Para makasagot kayo at makadala kayo ng Biblia. Remembrance natin. No? Isa dyan. Wala mo Tagalog. Isa dyan. May bisita tayo. Dito na ba si Pastor Ian Pentes? Walang dito. Nalaro kami ng basketball kahapon doon sa sports and evangelization. Hindi pa siya binipat. Hindi ko alam. Siya mag-decide. Hindi ako. So, pupunta siya dito. Ibisita. Pero may pinupuntahan dun sa Garcia. So, pupunta niya nag-attend sa ring sports and evangelization kagabi. Sa Marawis. Pumunta kami sa Marawis. Ang daming tao. Nag-run out lang. No? Pero bumalik naman yung kuryente. At merong from Cebu din na nandito na si Father Klotz, no? Sa mga gustong maumpisal. Kasama natin si Father Klotz. Salamat, Father Klotz. At sana kay pari pang pupunta dito parang bago kayo uuwi, makareceive kayo ng sacrament of confession at unwinding of the sick. Pero nag-misa naman tayo kanina, nakatanggap na kayo ng katawan ni Kristo. Pero po tatlo pinaka-importante po, confession, anointing of the sick, and then reception of the body of Christ. So may sakit ngayon, araw-araw na magsabi. Libre mo po ang katawan ni Kristo, libre. Katawan na po yan ni Kristo. Tingnan nyo yung mga Eucharistic miracle, mamatay kayo sa tuwa. Bakit? Nandito lang yan sa simbahan. So, huwag niyong iwanan ang inang simbahan natin. Yan lang dyan lang ang kumplito. No? Kumplito, Ricardos. The truth and the graces. Where we can receive the grace in the sacraments. Yan lang dalawang ng Kristo para sa ating lahat. Katotohanan at grasya po. Mabasa natin yan sa John chapter 1 verse 17. Ang dala ni Kristo ay katotohanan at biyaya. Ngayon, saan natin makikita ang katotohanan? Sa kanyang simbahan, ang kanyang tatag. Ang daming mga faking simbahan ngayon. Isersin nyo, sinong simbahan na tatag ni Kristo? Isa lang. Because He established, you are Peter and upon this rock, I will build my church. Singular po yan. Hindi niya sinasabi, I will build my churches. No? Tingnan niyo sa history. Book chapter 8, verse 8. Read the history books and see. Living Bible. Protestant version ang ginagamit ko. Read the history books and see. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Yes! Saan natin masumpungan ang katotohanan? Sa kanyang simbahan. 1 Timoteo chapter 3 verse 15. Ang simbahan ang suhay at haligi at suhay ng katotohanan. The pillar and the foundation of truth. Saan? Sino ang pillar and foundation of truth? Hindi Biblia. Ang simbahan siya ang nag-distinguish. Anong mga aklat na inspired words of God? Ang Biblia, ang simbahan. Kung walang simbahan, walang Biblia. Siya nag-declare nito eh. Ang simbahan ang nag-declare, this is the word of God. Anong ginagamit ng mga fake eh? Yung nagpamutukapi, naging totoo. Yung nag-compile, naging fake. Nagputukapi lang kayo. Yung original nag-compile niya, nag-gather niya, wala pang simbahan, first, second, third century, nawala na ito. Yung mga aklat ni Pablo, nawala na yan. Nag-preserve yan dahil sa Pauline community, their Catholic. Johannine community.
yung damit. Sensya na mo naman, nakapatas ka isuot sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. No? Anong sabi ni Kristo? Anak, naayong kagubikan sa mong pagtuo. But now, let us renew our faith because we are contaminated by our faith of, because of the superstitious belief. Marami tayong pamahiin eh. Maraming mawala. It contaminate your faith. Makontaminate yung pananampalataya natin. So ngayon gusto ko, increase your faith in God. Yan ang pinaka-importante po. Yan ang source of healing. Yan ang sinabi ni Kristo. Meron kang anting-anting. Meron ka din cross. Paano yan? Dual sin. Yung minister, yung security guard natin, alam nyo, walking possession. Daming demonyo nagkapasok sa kanyang katawan. Bakit? Meron siyang superstitious belief. Nandito na si Pastor Rian, no? Pastor Rian, punta ka dito, humubo ka dito. Nandito, bigyan natin ng si Brother Rian. Pastor, dito na yung upuan dito. Siya, during exorcism namin ngayon. No? Dito ako mag-exercise na loob. Natago ako dito para hindi kayo mag-video. Dito bro, nandito. No? Buong pamilya niya ay bumibisita natin. Kapon ko sila dumating. No? Diyan ko lang. Ito yung sidunggan nga, dinapit. So, tuloy tayo. So, yung security guard natin, meron siyang anting-anting. Hindi siya mataplan ng bala. Hindi siya mataplan ng ita. Kutsilyo, hindi siya mataplan. Tantan, may preso sa tantan. Pinakita ko sa mga video niya, grabe. Hindi mataplan ng bala. At albularyo din siya. For 4 years, tinuturuan siya from Mindanao. May turo sa kanya. Puro naman pagkaya ng Panginoon. Diba? Marami naman pinagaling ko, Father. Pangalan ng Diyos ang ginagamit ko. Yan ang sabi niya. Kaya nga, sa mga videos ko, mga reels, galit na galit siya sa akin. Pinatagbilaran ko siya. No? Sabi niya, dahil yung asawa niya mag-send sa mga reels, yung mga albularyo, yung mga anti-anti mo, sa demonyo yan. Sabi niya, ito na ang parang ito, pakitang may rodo, parang ito, galit na galit siya sa akin. Galit na lang siya sa akin. At yung subject sa galit niya, sabi niya, Father, yung pugot ko sa'yo dati, pasensya ka na. Ikaw lang palang instrument ng Diyos na magbalik loob ako sa kanya. Ano nangyari? Yung holy and exercise oil after blessing, hindi na yan ordinary oil. Yung tubig niya, hindi na yan ordinary water. I'm using the ritual of the church. I'm not using my own. No? Magkakayo. The ritual of the church. Magkakayo. Hadlok mga demonyo, ano ba? Malumunan niyo ron taon-taon. Pero kung singgit mo na sila ron taon-taon, ay mong dagat. Pagdol mo nila. Papasok mo sa mga yun. Huwag mo tayo. Ano mo kahadlok? Ang yawa, katawan. He is a pretty good fit of the Christ. Amen? Amen! Bigyan natin papuri si Kristo. Ngayon, nangyari, yung kanyang asawa naka-avail ng religious items. Holy and exercise sacrament of the blessing of the priest. Napaso siya. Hindi siya matablan ng bala, pero natablan siya sa holy and exercise oil. Ang sabi niya sa kanyang asawa, ang init! Napaso ako! Ano ba yung ginagay mo sa likod ko? Bakit napaso ka? Uli ng exercise oil ito. Ang init! Ang init! Kasi iinumin mo na lang ito. Napaso talaga siya. Marami sa kanyang katawan, yun pala yung source of power niya. Para hindi siya matablan ng pala, hindi siya makublan. Sa Tagalog, kublan? Kublan. Ha? Hindi matablan. Wala, kublan. No? So yan ang nangyari sa kanya. At yung mga demonyo, nagsasalita.
itong sabi ng mga demonyo, never, never, never. Ang orasyon niya, ang daming orasyon din, nirenounce niya lahat. Ngayon, hindi na siya magkalitin. Puno siya ng galit ng una. Walang kapayapaan ang pamilya nila. Pero ngayon, sabi niya, Father, grabe. Kapayapaan sa aming pamilya, hindi ko matasin. Dahil lumapit na ako sa sacrament. Hindi kailangan ni Father Darwin. Go to the sacrament. All priests are heroes. Because Jesus establishes the sacraments for us. Amen? Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? Yes! Ang tingin natin dun sa Naval, piliran, kailangan si Father Christian, nag-chat sa akin ngayon. Sinishare ko sa timeline. Then gusto ko na bawat parokya may team, may deliverance team. Pwede na kayo pupunta dito. Doon na kayo sa inyo, parokya. Amen? Amen. Then maraming mga lola doon sa pumunta dito, Lunes, Martes. Wala namang open dito. Lunes, Martes, Merkulis. May mga lola pumupunta dito. Nandiyan pa si Father Darwin sa loob. Wala si Father Darwin dito, lola. Hindi na close ngayon sa office natin. So, ano bang pakailan nyo kay Father Darwin? Magpakipo kami. Magpahikap mo doon. Sabi naman mga kasama ko, kami na lang hikap lang. So ngayon, every time nalapit kayo sa sacrament, ang humihipo sa inyo ay ang kamay mismo ni Kristo. Amen? Amen. Kaya nga, nag-invite ako ng mga pare para tutulong sa akin. Noong una ako lang ang magpakumpisa from 1 to 5. Nagpakumpisa ako sa lahat. Kagaya na narami dito ngayon, no? So, alas 5, mag-exercise pa ako. Uuwi na ako sa kumbinto alas 10 ng gabi. For 1 year po yun, anong nangyari? Naka-exhausted yung katawan ko. Umihihi ko sa CR. Pag-ising ko, dun ako nakatulog. Pamaginaw. Ano ba itong lugar? Doon pala ako sa CR. No? Kaya pala basang-basa yung damit ko. Na-exhausted ako dahil sa daming mga tao. Sa awa ng Diyos, tinulungan ako ng mga pari na magbigay ng confession sa inyo. E kung ako lang lahat, hindi ko kaya. Si Kristo ma, may 12 apostles. So, sa team natin, may deliverance ministers, may case officers, ang mag-entertain bawat isa sa inyo. So, yung i-recommend ng mga case officers, yung ang i-exercise ko. Meaning yan, may sakit ka na walang finding sa doktor. Biktima ka ng para. Biktima ka ng ulam. Biktima ka ng curses. Hindi yan magamot sa doktor. At kaya nga, tinuturoan namin kayo kanilang umaga, buong umaga, how to do the prayer of the church. Kayo na mag-deliver sa bahay ninyo. Amen? Alam nyo, kapag you do it with great devotion, ang daming gagaling sa atin. Pagkagaling si Kandari lang po yun. Ang pinaka-importante, yung conversion natin. Marami naman sa atin, ayun si Pabiro ang ugali. Pasahol pa sa hayop. Pasahol pa sa aso. Totoo yun. Then we never grow in riches. Pinaka-importante makapansok tayo sa kariyan ng Diyos, yung heroic virtues. Kung wala ka niyan, hindi ka makapansok. Yung heroic virtues, makamtan mo lang yon kapag nag-receive ka ng grasya. Ang grasya ay matatanggap natin sa pamamagitan ng sacraments. Amen? Amen. Ngayon, ang nangyari, doon sa Naval, no? Meron silang kasamang exorcist doon. May team na sila. Ito yung sharing nila. Nag-chat si Ate. Si Ate Rosary at si Brad Bindoy. Sabi niya, sinishare ko sa timeline ko. Ngayon lang. Papunta ako dito. Sabi ni Ate, kahapon na nahitabo sa among deliverance schedule, Father. So, meron na silang chapel doon for deliverance.
si Brook Dunjoy naghawid ani nga pasyente. After first ilang idayungan ni Dunjoy pagsulod sa room kung asa siya i-deliverance sa team. Kidili makalakaw. So gidayungan nila na ang video sa timeline nako. Kidili na makalakaw, naka wheelchair na after sa deliverance, Father. Nakalakaw na siya. Gibidyuhan man ni ay sa usa. Hood ka pasyente o iyang ki-interview. Salamat sa Diyos. So, nasa ko timeline ron ng ilang at video na nakalakaw ang wheelchair ilan na. Pero, kasi mo focus mo sa healing, hindi naman pinag-importante. O sa healing na pag-exumba. Useless. Everything is useless. Parang sa Kristo sa Mateo chapter 7 verse 20, ditanan, hindi lahat tumatawag sa aking Panginoon. Panginoon, makapasok sa ninyarihan sa Diyos. Lord, itagaling namin ang may sakit sa pangalan. Kinalayas namin ang demonyo sa pangalan. Nagawa kami ng maraming milagro sa ngalan mo. Sabi ni Kristo, hindi ko kayo kailin. So, healing is not the most important thing in hierarchy of importance. Healing and exorcism, hindi yan pinaka-importante. Ang pinaka-importante ni Kristo, yung conversion natin. Magsamba ka araw-araw or every week. Yung mga CWL dito, Katolikong Wailing, no? Simba mo ka na adlaw. Lalo-lalo na yung may sakit. Tingnan nyo, kahit maraming tao nagsisiksikan, pero itong 12 years of bleeding ay nagsisiksikan siya para makalapit lang, makahipo lang sa damit ni Kristo. Alam nyo, ngayon, sa lahat na nagsamba ngayon, hindi lang kayo nakahipo kay Kristo. Tinanggap nyo si Kristo ang kanyang buong katawan at kanyang dugo. Every time you receive the Eucharist, grabe na. Kung nagamagla yung humihipo lang ni Kristo, lalo-lalo tumatanggap kayo kay Kristo. The body and blood of Christ, His divine person received by you through Holy Communion. Grabe. Nag-receive na ba kayo ng communion kanina? You are so blessed. You are so blessed. No, today. Kaya na, dapat punuin natin ang simbahan. Maging traffic yan. Si Kristo na yan. Pero, sabi ng first reading, ano ang sabi ng first reading? Sabi ng first reading ngayon? Pumasok ang kamatayan sa mundo dahil sa inggit ng demonyo. Ano first reading? Sa pagbuhat sa Diyos kanato, hindi niya tuyo ang kita mamatay. Ibuhat kita niya, sama sa iyang kugalingan. Ang kasina sa Yahwa, mao'y nagdala sa kamatayon nga niya sa kalibutan. O sila na iya sa Yahwa, mao ang mga mata. Sabi na, how to resurrect ourselves from spiritual death? He is referring to spiritual death. May two kinds of death. Physical death at spiritual death. Ay, lahat tayo mamatay. Pati na itong nagwali. Tigpag yun eh, no? Pero ang it's referring to spiritual death. Ang demonyo ay namatay na spiritually. Nandun na siya sa impyerno. Pero binigyan siya ng kalayaan. Dahil sa inggit ng demonyo, gusto siya na hindi lang siya ang mamatay spiritually, pati yung katabiran. Pati itong naghumili. Papatayin din ito ng demonyo. Dahil sa kanyang envy, inggit. Anong nangyari sa buong mundo ngayon? Marami sa mga lalaki na nabuang sa bisyo. That's the way of Satan. That's the bait of Satan. Pauna sa demonyo. Tingnan nyo. Anong isisigyan nyo nyo sa buwangan? Oh, yes, Pia! Nag-iyak na sila sa Panginoon. Kapag hindi ka magsamba every Sunday, hindi wala ka ng gana sa pagsamba. You are at the trap of Satan. Kandidado ka na, patyulong ako.
Ako ko namin siya ba? Tampukin ng kabo. Di ba siya ba? Iyapin namin yung kabo nga wala ni ka. Ngayon ka lang, mamatay, hindi ka matay nila. Pero uyan ka, matay na to. Nakatay ka lang, di mamatay. Mabito natay ka lang, kalag. Gani. Kapo ng silibrit o kalag-kalag. Huwag na siya ka lang. Ito, kita doon natin kalag. Unang ikinahanglan, ang di mamatay ang itong kalag, spiritual death. We need a sacrament. We need Jesus. Unang si Kristo, di na na ito mahikap mo. Di na ito makita si Kristo. Unang himo siya visible sign. Tawag ang sacrament of instituted by Jesus Christ. Efficacious sign of grace. Dahil gusto ng tao eh, sign, hipo. Lapit kay Kristo. Anong sinabi ni Kristo dito? Ihikap niya ang dalaga, bata. Hikap. Wala siya. Sign. Symbolic sign. Ang sacrament is not ordinary sign. Efficacious sign based on the Catechism of the Catholic Church. Wala naman akong aral. Itong sinasabi ko sa inyo, hindi ito akin. Wala akong sinasabi na iba. Wala naman kong sarili kong doktrina. Gaya ni Kristo. Dapat si Kristo ang gagayahin natin. Sabi ni Kristo, itong sinasabi ko sa inyo, yung salita na napakinggan nyo, galing sa akin, hindi yan akin. Sama yan. Sa Diyos yan. In like manner, I have no opinions. This is not my opinion. It is the official teachings of the Church. Because the Church is the pillar, the foundation of truth. Higit pa yan kay Father Daniel. No? Ikaw at ako may opinion. Pero simbahan lang opinion. Katotohan. The Church is the pillar and the foundation of truth. At yan ang bigalo ni Kristo sa ating lahat. Bigyan natin papuri si Kristo. Ang dalaga ni Kristo dito sa mundo, John chapter 1 verse 17, katotohanan at grasya. Saan natin makukuha ang grasya? Sa kanyang sakramento. Anong kulugan ng sakramento? Ilan ba yung pitong sakramento? Ilan ba yung pitong sakramento? Ilan ba yun? Pito. Pito pala. Okay. Ano? Pala seven sacraments. No? Seven sacraments are instituted by Jesus Christ in order to give grace. Kaya nga, kahit maraming mga paklok sa ibang katoliko, pakain, tulagay niya mga santos. Not because of them. But because of the grace of God in the sacraments. Yung iba, mga buutan kayo. Born again, buutan. Iglesyang Cristo, buutan. Pero why yung santos, bisan rosa? Because their founder is human being like me. We need to anchor ourselves to Jesus. Not our own opinion. Not our own ideology. Because it is not Jesus we follow, but we follow ourselves. We become the false Christ. We become the false prophets. Kaya nga, pinupromote ko yung sacrament. Kapag pupunta ako sa ibang lugar, go to your priest. Receive the sacrament. The sacrament is greater than me. He must increase. I must decrease. Kaya nang sinabi ni St. John, di ba? He must increase. I must decrease. In like manner, I must decrease. Jesus must increase. Amen? Amen! Anong sinasabi? Ito, no? Nakalakad na daw. Grabe. Ang dami mga experience ko dito. So increase your faith in Jesus, not the Father Darwin. Hindi ako narapat sa kanya. Pag-antay sa kanyang sandalias. So we need to promote the church and his sacraments. Because he is the only way, not Father Darwin. Kapag mag-focus na kayo sa akin, no? Maging fanatic na kayo sa akin, no? Masulag ba kukang marunong Father Darwin? Sunod at law. May nguna sa Father Darwin. I am the appointed son of God. I am the appointed son of God. Naging sultin ako ang Ginoo kagabi. Ako ang iyang anak. Kung karaman lawa, iya akong kipangana. Ang wagi, ang di wagi na ako, di makasunod sa lang. Nasudlan ng pagkukansi pa ng Darwin. Sunod ang law,
Kaya ako naman inyong gitantaw, focus lang muna ko. May ubos kung di ma-entertain ni Father Darwin. No? Sunod adlaw, mukhang ko na si Father Darwin. Ako, si Commander Bagla. Ano naman, ngayon next na ta, kita manunog. Ako, si Commander Wakwak. O, ano may agila. Let us promote Jesus not ourselves. Amen? Amen. Alam niyo dun sa Inglanilya, may stage 4 cancer po. Liver cancer, stage 4. Liver cancer. Nakikinig lang siya sa katikisim natin. Yung team natin, sinasabihan ko, don't promote your opinion. Promote the teachings of the church. Promote the word of God. And promote the teachings of the... not yourself. Amen? Para mag-glorify natin, hindi yung sarili natin, kundi si Kristo talaga, ang Diyos. Ang nangyari mga kapatid, paulit-ulit, go to your priest, receive the sacraments, all priests are healers. Alam niyo, hindi pala sila nakasal. For how many years? Nahirapan na siya sa pagtayo, lalo na sa paglakad. Sabi ng doktor, kailangan mo ng major operation, pero wala silang pera. At sabi niya, sa kanyang asawa, darling, bago ko mamamatay, mag-isip tayo ng sacrament. Magpakasal tayo sa pari. Let us confess all our sins. And then, receive the Eucharist. Every day, nag-receive ang Eucharist. Nagpakasal sa pari. Alam niyo, completely healed siya ngayon. Bakit? Katulad ng 12 years nag-bleeding isang babae sa Ebanghelyo ngayon, lagi silang lumapit ni Kristo. Sacraments are greater than Father Darwin because it is instituted by Jesus Christ. Natutuwa ba kayo man? Yes. Iyan ang ipapuri si Kristo. Only the priest can administer the sacraments. Also your priest, love your priest, respect your priest, and serve them genuinely. Bakit sila lang makapagbigay ng sacraments? Pwede ba yun? Napapagod ako ngayon. Ikaw po na magpag-upisal doon. Patawarin niyo yung mga kasalanan nila. Hindi pwede yun! Kaya nga, nagdasal ako na maraming papasok sa seminary. Para ang dami pa natin maibigay si Kristo. Visible efficacious sign of Christ. Sign of Christ. Efficacious. Sabi mo? Kung maintindihan niya sa mga Katoliko, he will go regularly to the sacraments. Completely healed. Na-interview na siya ni Father Rudyard. Hindi naman siya lumapit sa akin. Hindi kailangan. Lumapit siya kay Kristo sa kanyang sakrahan. Amen? At follow and subscribe lang kayo sa YouTube channel natin dahil every time, from time to time, mag-share po ako, mag-interview din ako. Bukas may interview niya ko from Manila, si Ate Dolores. Dito ba sa Ate Dolores? May mga magkukulang papasok sa kanyang katawan at magsasalita. Huh? Ang pangalan ng magkukulang ay Marites. Marites. Ako si Marites Darwin. Wala si Mirasol, no? Naghahanap ako ng Mirasol, no? Plastic susul. So, mamaya, mag-exercise ako, mapakinggan ninyo. Exclusive po yan dito lang. Bakit? Hindi ko gusto na mapahiya sila. Na may mag-video sa inyo. Na magtatago lang yung video, i-upload. Hindi ko alam. So, itatago ko sila dito. At hindi na ako nag-upload. Nung may in-upload ako nung una, blurred lang. Hindi ko kaya na ipahiya kayo. No? Yung staff sa GMA at EBS-CBN, yung gabi ng lagi. No? Artista ko sa horror nito. No? Pumupunta dito, contact sa akin many times. Para ma-interview ko. At kukunin nila yung mga lumulutang na video ko. Father, kunin namin yung lumulutang na unlimited. Minsan ay magpaabot na sa ceiling.
Sakit sa amin. Yung mga kasama ko, paano yung father? Lumipad na. Hindi na natin yan bababa. Bakit father? Libre lang pa nga sa amin. Kaya kung ano na nangyari, no? Increase na yung takot ng demonyo yan. Huh? At lahat tayo ay sinusubo ng Diyos. Don't say the word, preach the gospel, heal the sick, and cast out the unclean spirit. Kaya nga, empower namin kayo para magamit ninyo yan. Okay? Sa pag, gamitin nyo lang sa family circle ninyo. Pero practice cares, confession, adoration. Yung mga albularyo, saan sila mag-renew sa power nila? Doon sa loob ng beba. Let's do si Sarah. Alas 12 na. Ay, saan lugar? Doon sa cemetery, alas 12. Kukuha sila ng tuwi-tuwi. Tuwi-tuwi. Bakit patayin na? Kukunin na yung tuwi-tuwi niyo. Batayin niyo. Bakit patay? May tuwi-tuwi doon, no? Alas 12. Bakit alas 12? Demonic hours yun. 12 to 3. Demonic hours. Kaya nga, yung mga krimen, nangyari, 12 to 3. So yung mga polis na yun, nandito, mag-rubing kayo 12 to 3. After 3, matutulog mo kayo. Ay, demonic hours yan eh. Yung polis, hindi dun sa buwan, sabi niya, Father, nakikinig ako sa'yo. Lahat ng operation namin, Father, successful. Anong ginagawa mo? Dinidiliverance ko, Father. Kusang mag-surrender sila when I pray the prayer of the church. Yan ang sabi niya, himpi siya eh. Butuan yun eh. Mas madami pa eh, dito sa atin. Madami pa sa kanila. Butuan yun eh. Mindanao. Nagdadala pa siya ng deliverance ko, Father. No? Pirmahan mo. Salamat ha. Hindi mga polis, may anting-anting yung iba. Yung mga militar, maraming mga anting-antingan dyan. Kung maituro nila ang wasto na prayer, hindi mahiwalay yung pamilya nila. Ang daming nagkahiwalay na pamilya because of the occult spirits. Dahil sa lumay, ang daming. Dito sa office natin, totoo na may lumay. Ganito. Pinagpalit ako sa parang maid ko lang. Yung asawa ko ay pilihan. No? Mapili. No? Sakto ba ito? No? So yan ang nangyari mga kapatid. Ang dami. No? Just follow and subscribe YouTube channel natin at sa Facebook page natin. Ayun, nagbigay ko ng Biblia. Ano pang kahulugan ng cares? Ako ng seed. Lapit kayo, lapit. Ang muna makalapit, pagkatanggap. Oo, ano? Confession pa. Okay, nahuli ka na. Pero huwag na kayong babalik ha. Ngayon! Letter A. Doon! Adoration? Oh. Saan tayo mag-renew sa ating kapangyarihan, sa ating energies? Is in adoration chapel before the tabernacle because it is present there. The real presence of Christ is very authentic. Amen? Huwag na kayo sa cemetery. Ang iba dun naman sa mga puno, malaking puno, sa mga haunted house, dun na kayo sa adoration chapel. Sunod! Okay. Sunod sa letter A. R. Rosary! Rosary ang pinaka-importante. So, hindi lang kayo, ha? Excited na sila. Sunod sa Rosary! Ang gagawin ng Rosary, ha? Taksan ng mukha na. Ang tagi ninyong basahol, ha? Ano eh? Sama yan. Huwag hindi, maging kasal, di ba? Uling kasal, no? Nag-virus ni... Ah, virus! Bayaran! Bilo, this year is mo, 13,000, no? Ang year sa iyo, kasal? Simple kay lakasan. Kinasimpulan. Lalo ito kabuktawin mo kasan. Nagulay nga misa. Kaya yun yung pakasal sa napakuman. Na? Ilan ay kastulin mo?
Basta gamay lang. Praise the Lord. Pagpakan ang bagong gas na namin. Yeah. And that will go on around this year. About 12,000 cash years. Inspired pa. Kaya ang kasal, eh, lima na po. Hindi gamay lang ikagas to. O sa ang doon. Yan ang witness ni mo. Gusto mo rin. Ano lang? Mapakasal ang kita. Ang yung talayos. Dali. Ano lang? Samo ko lang. Manalo ka. Ako lang pa tayo. Pantagin na niyo, basaho na. Niyo na lang ibutang sa suok. Mubasa na mga kukpok. Inahan na, no? Lima ko na kilo. Tiga na lang isokso. So, basahan na ninyo. Ito mga kadawa. Kapalitin lang mo rin. So, karon, una, no? Cares, rosary. Grabe kayo. Mama Mary. Mama Mary. Mother God. Ibilin ba ta ni Cristo dito sa cross? Ingat siya ni Juan. Ana, ani ay mong ina? No? Humingon ko siya sa ina, babae, ani ay mong ana? One of the church is orphan without Mary. Saan to? The church is orphan. Oh, mga Mary. Representing dyan, yung tinubos, itatalan ka ron mga anak, ani ang inyong inahan. Ingat ko siya sa inahan, babae, ani ay mong anak. Unang nagpakita siya dito sa Lord, sa Fatima, sa Lord, ang wapadugta ng iyong ipakitaan si Santa Jacinta. Nasuntian ko kay nakalito ko, na umbalik po ko ng October, Santa Jacinta may wapadugta, incorruptible. O si Bernadette Subiro sa Our Lady of Lords, ito ipakitaan niya ng bata, hanggang karoon incorruptible. May chemical example, may pronouncing kisano natural. Sabi lang, intact pa kayo. Nalawan ninyo ang kuwan mo lang. Mama Mary is real mother. The church is orphan without Mama Mary. Every time ang rosaryo ko, yung rosaryo mo yun, na ipuses. Ito akong altar ko yung ipuses. Kaya yan lulu al rosaryo man. Dahil, ayaw, natawag lang, bayahan na lang. Matorture mo. Yung rosaryo na nagkadaad lang. Tsaka ayaw, dahil. Ang buwas yun magdalian eh, kung mag-rosaryo siya, kadaad ka, singgit siya. Sabi ka, Mama Mary is real mother. What joy tao nga ilo kung kanapang kasasimba. Because we have mother, Mary. Amen? Muna mo tawag ka niya, Mama Mary. Tumakpakan sa Mama Mary. Kailangan ko bakit tahin niya ng exercise ko? So, it's okay. Atong medyo buwan na sipaan na ko dali akong puson ba? Pag-awas na po ang hanan ko sa kita, eh. Parang, iambok ko nga makagawas pa po dali na ako. Ano niya mo? May iso ka lang naiwaan. Masahay na paakon ko, no? Masahay kaulason, no? Eh, normal kayo, sama ninyo. Huwag lang ibaw karoon, pinsan ninyo, no? Na normal ganyan ang tampan, no? Inibilibro na sa naman niya, bata kayo ba? No? Parihan ito sa butuan. Na akong kami, kauban, classmate ako kapari. Na may maista. Hidupol ako. Kaya nga nagyawa ba? Kaya ako kayo siya, ibang sulti. So, nangyari, sabi ko sa kaklase ko na pari, kuha ka ng stolen violet. Pagpaalam ka sa Paris Priest. So bakit? Paalam ka na mag-deliverance tayo. Dahil hindi, wala na akong jurisdiction dito eh. Yes, sige ka na. Pupunta siya sa Paris Priest. Sumali yung Paris Priest. At nagdala na siya ng stola. So classmate, isuot mo yung stola. So bakit ako masusunod? Ikaw mag-deliverance na. Ako, ako. Umpisa. Isuot mo yan. At samahan kita. Then kasi ano, Duration Chapel, naluhod ka doon at humingi ka na katawan. Classmate, siya natatakot ko na kung ano siya. Hindi mo nyo, tinatakot sa'yo. 50% yung takot mo. Sa demonyo ay 100%. Diyan, totoo, classmate. Totoo yan. Yung pumupukan. Isuot mo yan. Sinuot niya. Tingnan mo yung kapangyarihan ng pare. Dinagay ko yung stola sa abaga. Sa balikat ng poses. Sabi ng poses, ay, hindi na kayo mo. Yung classmate ko na pare, classmate na, ikaw na po, ikaw na po. Yan. At
ginagawa? Tinatungan natin yung stula ng pare. Natatakot na. Sobrang natakot yung demonyo, classmate. Tiyan, kalan ba? Yes, classmate. Play mo ito. Ito yung play mo. Sumisigaw yung demonyo. At yung pasyente, grabe na wala sa sarili. Nabaliktad yung ulo niya na sa di ba ba? Yung mga paa niya nasa taas. Sabi ng classmate, ikaw na ang patuloy. Takot na, takot na. Sinabihan ko yung pare, ganun din yung naramdaman ng demonyo, classmate. Kaya nga na, natuwag na eh. Sa ganun ba? Ay, kasi classmate. Huwag kang manginig. Huwag mong ipadama na takot ka. Ipakita mo na lalaki ka. Lalaki ka. In the name of Jesus. Gusto ko lang. Magsimula na ito mga ekosens. Sa awang Diyos, na-liberate po. Na-liberate po. Ang sabi ng classmate ko, naniniwala yung demonyo sa akin. Yes. Naniniwala nga sa mga albularyo na hindi ordin sa pare. Lalo-lalo na ikaw. Ordin ka sa obispo. Amen? Amen. Sa astos na pala. Kalimot ako. Marami pa akong i-exercise. No? So, i-bless ko muna yung mga religious items din. Huwag na kayong lalapit sa akin. Yung nasa alabas, huwag na kayong papasok. Kayo nasa loob, huwag na kayong lalabas. No? Una natin i-bless yung salty niyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the blessing of salt. You creature of salt and purge of evil by the living God, by the true God, and by the Holy God, by the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast out into water to cure its unfruitfulness. Without purified salt, for the health of believers, giving soundness of bed and salt to all who use you, the devil place your sprinkle. May pantas ang wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead in the world by far. Almighty blasting God, humbly implore your boundless mercy, that you would deign of goodness to bless and sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything that touches or sprinkles be freed from uncleanness, and a soul from evil spirit, through Christ our Lord. Amen. Lahat ng salt ninyo ay holy and exercise salt. Ang unang gumamit dito si Prophet Eliseo. Kailan? Sa Old Testament. Sa 2 Kings chapter 2 verse 19, nagkasakit ang bayan ng Diyos dahil sa ilog. Doon sila kumuha ng tubig. Nagkasakit sila. Dahil pinupoison yung ilog. Ang magandang balita, nandyan si Prophet Eliseo. Nag-bless siya ng salt. Inisprinkle niya yung salt sa ilog. At na-break ang curse, ang poison. No? Using the holy salt. Niligtas ni Prophet Eliseo ang bayan ng Diyos using holy salt. Natutuwa ba kayo? Yes. Ngayon, mga kapatid, hindi lang holy salt ang nasa kamay ninyo. Holy and exercise salt because of Christ. Bigyan natin papuri si Cristo. Sino ba ang makagamit niyan? Pare lang ba? Obispo lang ba? Basahin natin ang ritual ng simbahan. Anong sabi ng simbahan? Sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. Sino ang gagamit? Kumusta ka na, sis? Makati pa rin? Dahil yung kanyang mukha ay pulang-pula niyan. Isang araw. Last Friday, no? Last Friday? Last Thursday. Ngayon, biktima din sila ng curse. No? So, I hope you will use the prayer of the church and protect your family members using the prayer of the church and using the sacramentals of the church. Natutuwa ba kayo ngayon? Yes. So, nandito yung blessing tubig ninyo. I-open nyo yung tubig. The blessing of water. You creature water and purge of evil. The living God, the name of Jesus Christ, His Son, and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels.
By the power of the self-sent Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world before. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, purification, sign of water, hearkens your prayer, pouring forth your benediction. Upon this element, which we consecrate in manifold purifications, let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever, it sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm, it transforms in joy, spirit of goodness, an air of peace, freed from painful and needless snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being the sick, calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Haluan nyo ng kaunting salt, yung tubig ninyo. Author of invincible strength, and King of incredible in power, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the differing enemy, who valiantly put down hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, medievalous infection cease, venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you. The unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Ang tubig ninyo ay holy, not holy water alone, but holy and exercised water. By the way, kung maubusan kayo, lapit kayo sa pari ninyo, lahat ng pari makabless niya. Yeah. As long as they will use the ritual of the church, not their own rituals. Amen? Amen. Ano ang intention ng simbahan? Let the scripture water serve you in expelling demons. Anong intention ng simbahan? It expels demons. So gamitin nyo yan. Bago kayo matulog, it expels demons. Kung ma-expel na yung demon nyo, saan sila pupunta? Sa kapitbahay ninyo. Awa naman kayo, no? I-share ninyo yung kaalaman ninyo, no? Lipat sa kabila, no? Not only expels demon, anong intention ng simbahan? It cures different illnesses. Alam nyo, pumunta kami sa San Francisco, bago lang, masakit yung ulo niya for 1 year, and disgrasya siya, nabiak yung ulo niya. May tahi yung ulo niya. Sinisend niya sa akin, si Gabriel, palipad ako, Ivan Ibarrius, sa San Francisco. Nakikinig lang siya, after sa blessing, ininom niya yung kaunti, yung holy exercise water. Hanggang ngayon, hindi na bumalik ang sakit ng ulo niya. Ang dami ng gamot na nainom niya. Katulad din sa babae sa Ebanghelyo ngayon, nag-bleeding for 12 years. Pinagalik sa paghipulan niya sa damit. Amen? Not only that, be it cleansed, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. So malilinis tayo. At we delivered from harm. Let such homes, makinig kayo, let such homes enjoy a spirit of goodness. Ano mo enjoy natin? Spirit of goodness. An air of peace. Mga tatay, mga nanay, kung hindi nyo naintindihan yung pamilya, use the holy and exercise water. Sprinkle your home. Amen? Do the deliverance to your home. So now, olive oil. Legions and all Satan's attacks and nations. Be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till we use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ the Son and Lord, in the power of the Holy Spirit the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ the Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the servants who acknowledge with please should regard favorably, and to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it within the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant you, pray, that those who use this oil, which are blessed in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all the wants of the enemy, let it be a means of averting any kind of certified man made in your image, and redeem your Jesus' blood, your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent, through Christ our Lord.
Lahat ng olive oil niyo because of the prayer of the church, holy and exercise oil. Hindi pa ako naging pare, hindi pa ako isinilang sa mundong ito. Nandiyan na po ang ritual ng simbahan. Nauna pa ni Father Darwin. Baka sabihin niyo, imbento yan, Father Darwin. No? Wala akong sarili. Wala akong maipagmalaki. No? Ang nasa akin lang yung kasalanan ko. No? Yung talent ko, hindi yun akin. Yung pagpalaki sa kapala. Ang akin na nito, pagkamakasalanan ko, wala akong dapat ipagmalaki. Yung mga gift ninyo, hindi yun sa inyo. Magka maging hambog tayo, hindi yan sa akin. Galing yan sa Diyos. Amen? Amen. Anong nasa atin? Kasalanan na natin. Yung pride, yung lust, yung envy, yung jealousy, galit, anger, no? Greed, yan ang atin. Kasalanan lang ang nasa atin. So ngayon, general blessing po. Needles, cross, candles, incense, rosaries. Benedictine cross, Benedictine bell, Benedictine ring, sacred images of God and of the saints, handbooks, scapulars, all your religious items, pati na yung sinusuot ninyo, isali ko sa blessing. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant on your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Then, through the blessing you bestow, may be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items might not restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the afflicted your peace and people and to remember. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Lahat ng religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals. Anong intention ng simbahan? May these religious items mightily restrain the devil, his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless. Rendering them powerless and able to harm the priests, the afflicted, and the people, and to whomever. These are used in the exercise of liberation. Natutuwa ba kayo? They are powerless. Yung mangingisda, kasama ni Brad Caloy, nagsuot siya ng Benedictine medal. No? May kaibigan siya na angularyo. Na paghiran lang ito sa medal, sabi ng angularyo, ang init. Bakit mainit ba yan? Ano ba yung suot po? Mainit. No? Rendering them powerless. Close na close niya yung angularyong ito. Yung medal, nilagay niya sa pintuan. Yung cross, nilagay niya sa mga pintuan sa kanyang bahay. Yung angularyo na napaso sa Benedictine ring, sabi niya, Brad, pray. Anong nasa loob ng bahay mo? Ang iwanag. Hindi na ako makapasok sa bahay. Dito na lang ako sa labas. Nung hindi pa na nilagay yun, labas-pasok po yung angularyo. Nung nilagay niya, hirap yung demonyo sa angularyo. Basta hirap. They are powerless because of the sacramentals of the church. Natutuwa ba kayo ngayon? Yes. So, bigyan natin papuri ang Diyos. So, ngayon, i-consecrate po kayo. By the way, before tayo magpatuloy, yung religious items na na-avail ninyo ay tinutulong natin sa charity. More than 40 scholars na ang natulungan yan. By the way, kahit piso wala akong makukuha dyan. Kahit piso po. Ano makukuha ko? Ito, bungag-singot. Bungag-singot. Ito lang yung makukuha ko dyan. No? Dinatulong natin yan sa mga 20 ka mga talis na at matitigyan pa sa sunod na taon. No? So, sa awan ng Diyos, patuloy pa rin. No? At may malapit na 10 na mga seminarista na tinutulungan dyan. Para mamatay si Father Darwin, matigbak na si Father Darwin, may papalit. Amen? At lilipat din tayo ng lugar sa exorcism, no?
merong nagbigay din sa atin ng, dahil wala pa na, hindi pa nabigay yung lupa, may nagbigay din natin ng isang lupa, 1 hectare pa rin. Susunod, ngayong paperwork natin, i-process natin sunod na araw. Hindi na natin i-announce kung saan. Kung magbigay kayo para sa permanent office, hindi kayo magbigay ng isang haluplaklak. Isang kabilya, isang sako ng simento. Dahil magtayo tayo ng dormitory sa permanent office. Sa mga malayo, pwede kayo makatutuloy doon. Makasave naman kayo. Okay, yan ang project natin sa sunod na araw. Amen? Amen. Walang problema ang pera. Bakit? Mayaman tayo. Amen? Amen. Ang problema lang, dahil ang pera ay nasa bulsa pa natin. Pwede mo makatago sa kalungla, kumanula na ito tayo. Pero karoon, ang paperwork pa ito, what? Parang na-transfer na, it is given to the Diocese of Caguilar. Ang plano nila, arit ka sa kungalan, ayaw. Ayaw mo ko'y asawa o ko'y anak. Kinsa may masunod na, pag-away akong mga isuot. It should be given to the Diocese of Caguilar, not for Father Darius. For Diocese of Caguilar, parang bibisita kayo doon, libre lang. No? Amen? Amen? At kung may extra kayo na biyaya, pwede kayo mag-share sa ministry. Dahil yung team natin, yung case officers natin, higit na sa 10. Nandito din yung mga pamilya nila. Kita niyo mga bata, may tatakbo na mga bata dito. Nakakala niyo, anak ko mga anak niya sa mga case officers. Nandito sila nakatira dito. Yung iba naman ay uuwi. So kung nag-ani kayo ng palay, pwede kayo magdala ng 1 kilo dito. Hindi na sila magutuman. No? Kung tatanggap din kami ng ano, lubid, na ang dulo ay kapit. Ano may tatanggihan niya? Ito. So, kung may biyaya kayo, kung wala naman, just pray for us. Just pray for us. Patas naman yung pag-treat namin sa inyo, mayaman at mahirap. Patas po ang pag-accommodate namin sa inyo. Hanggang alasing ko lang po ako dahil may talk ako after year, may talk ako sa mga team sa Jetson, natayo ng mga team doon. Sa Davao, nagsasalo sila ngayon. At sa iba't ibang lugar sa Mindanao. So, magbibigay ako ng inspirational talk sa kanila para yung katabi na hindi na pupunta dito. Amen? Amen. Mag-tour na lang, mag-tour. Chocolate news, mag-tour na lang. So, yan, natutuwa ba kayo ngayon? Yes! At ang Diyos na po ang magsuklik sa kabutihan ninyo. At ako din ay magsimula ng for solid exorcism. At si Pastor Leanne mag-observe daw siya. Sa exorcism natin. At huwag kayong matakwa, huwag kayong matatakot while I'm doing the prayer of deliverance. Yung mga demonyo ay puno ng takot. Kung puno ka ng takot, naanak ka ng demonyo. Diwat kasi mong amahan. Amen! Amen! Gusto ko sa pag-uwi ninyo sa ministry dito, increase your faith. Amen! Amen. God is good! All the time! Ano ako na yung binaguan na doon? God is good. All the time. Ano ba? God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri. By the way, yung dalawang magkasintahan ngayon, nandito, kasama natin, ilipat sila sa simbahan. They are UCCP and Aglipaya. Lilipat. Sa simbahan. Hindi ko naman sila binigyan ng bigas. No? Pero dahil sa katotohanan, no? Higit pa yan sa bigas. Higit pa yan sa dahil mo. Amen? Amen! So ngayon, paghuli, pakapin eh. No? Balik mo din ang most, doon naman yung pakapin ko. No? I'll consecrate your senses. Gamitin niyo yung holy exercise oil. Pagkita tayo lahat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Bow down your head.
You do, I implore, Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the light of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, that they may acknowledge you as the one God, the Father and the Son and the Father, together with the Holy Spirit, and may you deserve to enjoy the fruit of this covenant now and forever, through Christ our Lord. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord, Krosi in your anta. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts, ang inyong dalunggan, Krosi. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, ang inyong mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ang ilong ninyo. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, ang bibig ninyo. I consecrate your chest that you may believe in God, ang dibdib ninyo. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang ating mga balita. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name, ang ating mga kamay. I consecrate your feet that you may walk in His ways, ang ating mga paa. I consecrate your whole being, the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, may you live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom. May it be to you a sign of reconciliation to life everlasting. Amen. Kahit kayo ng kaunting salt. Subo kayo. At magsimula na tayo, tatawagin yung pangalan ninyo, maghintay kayo. At tatawagin yung mga pangalan ninyo. At magsimula na ako, ha? Dito sa exorcism room. At maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Mayet, Pobilio.